What is up, guys? Panibagong araw, panibagong vlog. So ayun nga, yung tuturuan sana natin ngayon, di nagkatugma yung schedule namin kasi siya may trabaho siya ngayon. Sunday pa lang ngayon, guys. Tapos yun, may mga kailangan gawin din dito sa bahay. Kaya samahan nyo ngayon, guys. A daily vlog. Pukinana. Awan na aramid din. So yun, guys, sama ko muna kayo sa mga kailangan kong gawin ngayong araw. Unang-una, ayusin natin yung bike natin kasi ito yung araw-araw natin pang transpo. Ayun, ayusin natin is yung gulong. Kasi kung nakikita nyo, yun o, flat na flat. So, ayun, ayusin natin yung gulong. Tapos gagawin natin yung mga daily chores, daily chores. So, linisin na rin natin konti yung bike. So yun, guys, welcome to the vlog. Enjoy. Wait lang pala, guys, unahin muna natin yung mga labahan natin. Okay, back sa bike. Let's go. Bad trip. Yun lang ginawa ko, pinagpawisan na ako ng solid. Yeah, tuloy natin, guys. Whoosh. Butas yung nanap natin sa interior ng bike. Ayan. Problem found. Now to solve. G. Siya players pa kayo. Okay, so yan yung cost. Kahoy lang yan, guys, ah. Yikes. Baka tanungin nyo, guys, pero di na nila ginagamit to. Nasa toolbox na rin, eh. So yan, guys, balik na natin yung interior. Yung rear tire okay naman na, kaya linisin na lang natin pagtapos na. Gee, shit.
So ayun guys, tapos na natin ayusin yung gulong, all goods na, hard as rock, rear tire okay na rin. Ayun, linisin lang muna natin. Bike lang naman yan, ba't mo kailangan i-detail cleaning? Guys, sa tutusin, kung may ceramic coating lang, ceramic coating ko na to. Pero ayun guys, syempre, hindi lang naman sa kalinisan, pero dito rin nagre-reflect yung personality nung ano eh, nung may-ari. Pero hindi man sa akin to guys, still, treat it as your own, alam mo yan, linisin mo, ayusin mo, treat it as your own. Kahit sabihin natin na pinahiram sa'yo, treat it as your own. In a good way, hindi yung pahaba na ginagawang harabas yung mode of transpo mo. Ibig ko sabihin na treat it as your own guys, kung paano mo tratuin yung sarili mong kotse, motor, syempre nililinisin mo yan, di ba? Gano rin gawin mo sa ano, sa pinahiram sa'yo na pang transpo mo. Kaya blessed na tayo na may nagpahiram sa atin ng bike, saka na yung kotse at motor natin, no? Darating din tayo dyan. So yun guys, detail ko lang to, linisin natin bawat sulok, parang to yan. Kita nyo ba yan guys? Lang. Ito. Ew. As isa pa, yung paglilinis na yan, hindi lang naman ano yan eh. Hindi lang para magmukhang malinis. I mean, hindi naman. Hindi naman para malinis lang yung tignan yung bike. Pag nililinisan mo yan, syempre, mas gaganda rin yung performance niyan. Kumbaga, alisin mo yung mga rust and other types of stuff. Wala yung mga nakasuksok na grass, mga nakasuksok na ano yun, mga dumi. Kaya ito guys, nililinisan ko yung suspension para naalis ko yung mga nakasiksik na dumi. Kasi pag lumob yan sa suspension natin eh, baka madali pa yung suspension natin na may mainam ng linisan guys. It's better to prevent than cure. Mas mahal mag-cure. Ayan. Malinis na. So guys, kung may mga kotse kayo dyan o motor or bike, any mode of transport na ginagamit nyo, linisin nyo na. Self-care. Guys, goods na yung bike. Malinis na. Buti pa yung bike na detail clean, yung gumagamit di pa naliligo. Nice. Linisan rin natin yung likod guys. Ayun lang guys, paglinis, I mean,
hindi yung gaganda yung pwedeng gumanda yung performance, pero paano ba pag linilinisan nyo yung mga motor o mga mode of transport nyo, mas napapatagal nyo yung lifespan ba, ganun na lang yung lifespan ng ginagamit nyo. So ayan guys, tapos na, all goods, i-lube lang natin, then on to the next chore. Joke lang pala guys, hindi pag ako bigla. Nakita ko madumi rin yung chains at yung mga gear natin, yung derailleur natin. Linisin na rin natin yan. Isaan na. Edgy. Joke lang pala guys, wait lang. Sprayan muna natin babad, tapos salang muna ng mga nilabak. Baka mga may kerosene. Labahan first. So yun guys, kung lilinisin nyo yung chains nyo, motor man o bike, hindi ko kaya alam yun, sinasabi ko. Para sa akin guys, gagamitin ko is kerosene. Nilagay ko dito, kerosene, tapos toothbrush ng kapatid mo. Gago! Tapos yun, punas. Brush, I mean, spray, brush, punas, repeat. So yun guys. G! So yun guys. Kerosene yung gamit ko kasi wala akong degreaser, wala akong mahanap na pwedeng pagbilhan. Kaya kung kerosene ang gagamitin yung napaglinis pala, make sure na naka-gloves kayo kasi mahirap alisin yung amoy ng kerosene sa kamay. Tapos mag-mask kasi lumalanghap kayo ng chemical. G. So yun guys, nabrush na natin yung chain, yung derailleur, yung mga gear. Ngayon, i-pressure wash lang natin, tapos punasan ulit natin yung bike, tapos goods na. Guys, total, sinimulan na natin. Linisin na rin natin yung garahe. No? Walang walis ting-ting guys. Kung ano makapansin yan. Mana-mana na lang natin. So yun guys, punasan na ulit natin yung bike. Yun na, malinis-linis na. Punas, then tapos na. On to the next chore.
goods, guys. Tamad cleaning. Linis ng tamad. So, tapos na natin linisan yung bike. Patuyuin lang natin yung chains. Tapos, lagyan na natin ng lubricant. Okay, next. Tayo ay maglilinis naman. On to the next chore. Let's go! Guys, medyo malinis naman na. So ayun guys, kung may option kayo na gumamit ng degreaser, yun na lang gamitin nyo, kasi yung kerosene dumidikit talaga yung amoy, tsaka delikado din. Yun lang kasi yung meron kayo, yung ginamit ko. So ayun guys, tapos na yung araw. Merienda lang muna tayo saglit, to orange juice tapos tinapay. Pambansang merienda sa Pinas. Ang pambansang merienda dyan. Pambansang merienda natin. So yun guys, dito ka na muna tapusin yung vlog. After magmerienda, ligo na, tapos edit ko na rin yung video na to. Yun guys. Salamat sa panonood. Salamat sa subscribers natin dyan. 62 ata yung count natin. Road to 1K na yan guys. So yun guys. Sa uulitin, salamat sa panonood. See you sa next vlog. Peace out. Tea.